Okay, magandang araw mga kabangketa, ano? Ngayon, mayroon tayong makina dito ng Honda Beat. Tuturo ko sa inyo kung paano mag-adjust ng traffic clearance. Beat curve po ito, beat curve. Honda Beat curve. Ang traffic clearance po kasama sa maintenance, yung tinatawag na tune-up. Ngayon, ang kasama naman po sa tune-up, pag mag-tune up ka ng motor, isa na ron yung linis carburetor, adjust traffic clearance, linis CVT, kaya tinatawag natin panggilid. Pero ang standard po talaga niyan, tinatawag na tune-up, linis panggilid, pwede ka magpalit ng flyball, pwede ka magpalit ng belt, spark plug, at saka air cleaner element. Yun ang standard nun. Dahil Pilipino tayo, pag pwede, pwede pa, pwede na yan. Okay. Ngayon, itong pag-adjust ng traffic clearance, tuturo ko sa inyo. Isa nito sa dahilan kung minsan namamatay motor nyo pagtukod yung balbula. At saka hirap ito, no? Ang pag-adjust ng traffic clearance, ito. Tuturo ko po sa inyo. Ngayon, yung pag-adjust ng traffic clearance, unang-una nyo gagawin, ang unang-una nyo gagawin dito, yung TDC. Yung tinatawag na top dead center. Top dead center niya o TDC. Ibig po sabihin nun, kukunin mo yung pinakataas na piston, sagad na piston sa taas, bago mo makuha yung timing. Lahat ko ito may timing map. Tulad nito. Ito. Makukuha mo yung TDC o kaya top dead center ng piston. Pag tinutok mo dyan sa buka na yan, letter T. Yan, letter T. Makikita nyo po yun. Wala ko pa ng pin. Kaya lang. Ito po yung letter T. Laging tanda nyan. Yan, yan, yan. Letter T. Nakakatutok po sa dyan. Pag sa Honda Beat, ha? Pag sa iba naman, magkaiba. Yan, letter T. May kasunod pa po yan na isa siya. Naka-fire. Dalawa po yan. Ayan, letter F. Yan po yung firing. Huwag niyo po siya itutok dyan. May letter F po siya. Lahat yan, mayroon yan. Letter F at saka letter T. Ayan, letter F. Kung isa lang po itutok doon sa timing mark niya. Yung letter T. Kung yung letter T, malabo po sa video eh. Pero makikita nyo po yan. Tapos, ito po. Honda po ito, Honda. Gaya ng Yamaha po, ganyan din. May guhit siya, may guhit siya rito. Tapos mayroon siyang isang point dito. Lahat po ng guhit na dalawa na yan, kailangan pantay dito sa, ano na to. Kailangan nakapantay siya bago ka mag-adjust ng traffic clearance. Okay? Bago mo i-adjust to. Ibig sabihin po niyan, pag nakuha mo nung letter T, pag napantay mo to, swak na siya, nasa top, nasa TDC na siya. Okay? Bago nyo po i-adjust yung traffic clearance. Ayun yung traffic clearance dyan. Tulad nito po, pwede na ako mag-adjust na ito. Kasi naka-letter T na siya dun sa magneto. Yung timing mark dun, napantay ko na rin yung guhit na to pamunta rito. Ayan po, pantay yan. Yung guhit na to, pantay din siya dito. Pantay din siya dito. Okay? Naka-center na itong bilog. Saka nyo siya i-adjust. Saka na kayo mag-adjust na ito. Okay? Ngayon, ang pag-adjust naman yan, ganito. Ngayon, nakuha nyo na yung TDC. Yung timing mark doon sa magneto at saka timing mark dito sa cam gear. Dito sa cam gear. Ngayon, mag-adjust naman kayo ng traffic clearance. Ngayon, pag-adjust na ito, kailan meron kayo na ito. Kaya, kung sanay ka naman, pwede na rin yung eto saka 9 pin screw kaya sa Yamaha 8. Tapos mayroon kang filler gauge. Kung wala ka naman filler gauge, kayang-kaya na po nyo, kayang-kaya nyo naman i-control kaya tansyahin. Gaya namin, wala na, hindi na namin kailangan to. Pero ang tamang sukat talaga nito, kalamangan sa lahat ng motor, eto makikita nyo dito, kasi burado na to eh, 0.004 0.005 0.04 sa intake, 0.05 sa Exus. Ngayon po, ganito lang pag adjust nyan.
luwagan nyo to, gamitan nyo na ito, pasok nyo to, kita nyo to, yan, hindi na matanggal. Tapos ipasok to, ilock mo siya, ikutin. Yan, yan na po yung sukat nya, pili mo siyang ugutin. Yan po ang standard nya. Ang kalamangan po na sukat nito ng motor, kahit anong motor, 0.004, 0.005. Hindi naman po pangyarihan to, standard lang. Stock. Okay. Sana po marami kayo, may natutunan kayo sa araw ko na to. Sana po, mayroon kayo matutunan. Maraming salamat, magandang araw po.